Ngayon, ang ibabaw na to, ito naman ang babaklasin ko para may kapit ang pinaka-tornilyo nito. Kasi may nakalagay dito na tornilyo. So, kinakailangan ma-welding ang pinaka-bolt dun sa ilalim nito. Kaya, tatanggalin muna ito. Cutting disc, ang ipatatanggal ko. Na magiging clamp para pag may gagawin iipitin na lang nito. So tignan niyo kung paano. Halimbawa, ito ang buputasin, ganito kaliit, pwede siyang iipit dito. Tapos iipitan. Tapos pwede nang makapag butas. Pero, siguraduhin muna na nasa sentro yung ating pinaka-buta sa gitna. Ang ipang-test natin yung 1/2 para sigurado. Kinakailangan naka-align talaga. Okay, so naka-align na ang ating talim sa butas na ito. Pwede na nating i-fix ang kuwan. Ipitan na natin ang table para hindi gumalaw dito sa ilalim. Tsaka dito. Okay, so stable na ito.
Ibig sabihin, pagka magbubutas tayo, safe na yung dadaanan na butas. Hanggang 1/2 ang diameter. Hanggang ganito kalaki ang pwedeng butasin. So, ang pang-testing natin, ito ay bubutasin. Kahit saan parte rito. Kasi ang i-test natin yung pinaka-clamp. So, ito lang gagamitin ko ng talib. 1/4. So, yan ang puputasin ko. May mga marka na yan. Pag na-sentro na yung pinaka-puputasin, higpitan na yung clamp. Okay. So naka-clamp na siya ngayon. Pwede na tayo ngayon magbutas. So success ang aking invention. Nakakapagbutas na ako ngayon ng safe na hindi ako nangangamba na maaaring masugatan ng aking kamay. So meron na itong clamp. Kaya safe na ang gamitin ito. Pagtapos na, luwagan lang yung clamp, makukuha na yung output nyo. So ayan. Nabutas lang natin yung isa. Ito na ang aking pinaka-output. Nakakapagbutas na ako ng mga mas maliliit na piyasa gamit ang aking pinaka-holder ng aking drilling machine. So, safe na ngayon ang pagbubutas ko. Maraming salamat sa pagsama. Sana may napulot kayong idea sa paggawa ng mga ganito. Ito ay napaka-simple lang, pero napakalaking bagay. Okay, so ibabalik na rin ko lang ang camera para nakikita nyo ang pagkakayari na ito. So, sana may matutunan kayo rito. Kung gusto nyong gayahin, pwede. Wala namang problema. Pero imomodify ko pa rin ito. Mag-iisip pa rin ako na mas ikakaganda rito. So, babalik na rin ko lang ang camera para nakikita nyo kung paano ko ito ginawa. Yan ang finished product ng aking invention. Ang pinaka
jaw niya o pinaka lock. Ito, pangipit. Tatamayan yan sa dalawang butas na yun. Tapos, dalawang tornilyo lang ang ginamit ko. So, maaari na magbutas ngayon ng safe. Pwedeng wala ito. Pwedeng vice grip lang. Pag maliit ang bubutasin, pwedeng iipit lang dito. Tapos, vice grip ang gagamitin. Kasi minsan, mahirap magtrabaho ng maliit lang ang binubutas. Delikado. So, mas maganda yung merong nakapix yung ating bubutasin at saka hindi tayo ninenervyos habang nagbubutas. Kasi minsan nakakatakot kapag mano-mano lang ang gagamitin sa pagbabarena, yung nakahawak ka lang ng kamay. Delikadong delikado yun. Minsan kasi sumasabit yun. Maaaring maputulan kayo ng babalian kayo roon ng kamay. So, maski ganito lang, pwede ka rin magbutas. Iipitin lang, halimbawa, iipit lang dyan ang workpiece. Tapos, ipitin lang ng vice grip. Iipitin lang ng vice grip. Safe ka ng magbutas. Halimbawa, ganyan. Iipitin lang ng vice grip. Then, pwede ka nang magbutas. Or, gagamit ka nito para mas safe. Ipitin mo na lang. So, ito na ang aking invention na ginawa. So, pag mag-iipit, ataas lang ito, papasok yung iipitin, tapos lock. Okay, so yan ang aking finished product. So, makakapagbutas na ako ng safe. At hindi na ninenervyos habang nagbabarena. Kasi minsan nakakatakot magbarena. So, sana may mapulot kayong idea. So, nakapicture ito sa table. Pwede siyang tanggalin. Bawa apat ang ginamit kong tornilyo dyan. Stable na stable yan. Hindi na yung gagalaw. Hanggang dito na lamang muna uli. Maraming maraming salamat sa pagsama sa akin at pagsubaybay. Sana may napulot kayong idea kung paano mag-gawa ng mga ganito. Para pag kayo, kung kayo man ay mag-bubutas ng bakal, huwag na ninyong hawakan kasi napakadelikado. Kasi nakagawian na kasi minsan na kapag nagbubutas, parang ganito lang, papatong lang doon tapos ako magbabarena. Napakadelikado noon, maski maliit lang talim, maaaring umipit ito, iikot yan, kung maaaring maputol pa yung talim. Ngayon, kapag kamay ganito, kung wala kayong mechanical vice, pwedeng mag-improvise ng ganito. So ito ngayon ang in-improvise ko. Safe na safe kong magagamit ang aking drilling machine na hindi natatakot habang nagtatrabaho. So, sana may napulot kayong idea sa episode nyo to. So, thank you so much sa mga subscribers. Maraming maraming salamat sa inyo. Until then.